Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko, isa sa mga mahilig sa mga pampaswerte? Kayo po ba isa sa mga nagbabalak ngayong araw na ito ng Biyernes kung ano po mga pinakamabibisang mga pampaswerte na pwede niyong gawin upang sa ganon makatrack kayo ng kasaganahan dahil ngayong araw na ito ay full moon. Marami po nag-aantabay pag sinabing full moon, matik po yung pampaswerte. Lalo-lalo na ang mga magpapatayo ng bahay, magsisimula sa negosyo, ikakasal, mamamanhikan. At basta pagdating sa mga pampaswerte, tinitignan kahit nung kanununo ang papo natin ang usapin ng full moon. Swerte po ang dulot po niyan mga bossing. Yan po ay liwanag ng buhay tungo sa ating tagumpay. Pero syempre mga bossing, yan po ay mga sangkap lamang para tayo magtagumpay. Numero uno pa rin po dyan ay sipag at tiyaga. Asya mga bossing, kung ikaw ay isa sa mga nag-iisip ng mga pampaswerte, ngayong araw na ito mga bossing ko ay Biyernes din. Pwede nyo itong gawin ng 6:37 hanggang alas 8 ng umaga. At mamayang gabi naman ay alas 7 ng gabi or alas 8 ng gabi. Subukan nyo na po ito. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ng mga iba't ibang mga pamamaraan para po tayo swertein sa ating pong buhay. At itong aking share sa inyo ay isa sa mga very powerful na pampaswerte. Kailangan lamang po natin ng planganita. Ang planganita natin gagamitin ay stainless. Lagyan niyo po ito mga bossing ko ng tubig. At pagkatapos ito, lagyan niyo ito ng kaparanggot na asin. Lagyan ito ng mga durog na dahon ng laurel. At kumuha ka ng isang malinis na papel. Isulat niyo po dito ang lahat ng inyong mga kahilingan na walang gamit na sana. Pero ang mga materyales natin nabanggit ay gagawin nyo ng pagsasalansaan sa may silangan, sa liwanag ng sinag ng araw o kaya ng sinag po ng buwan. Ngayon pa mga bossing, magsusulat kayo ng kahilingan sa tapat ng sinag ng araw o ng buwan. Mamimili lamang po kayo kung anong ibig po ninyo mga bossing. Kung gusto nyo ngayong umaga o kaya ay mamayang gabi ng alas 7 ng gabi o alas 8 ng gabi. Isulat nyo po dito ang lahat ng nais ninyo na walang gamit na sana direct to the point. Halimbawa ay lahat ng mga pangarap ninyong buong pamilya. Siyempre, huwag nyo pong kakalimutan ang kalusugan, malayo kayo sa anumang kapahamakan, malayo kayo sa lahat ng uri ng mga ng karamdaman na maaaring alam nyo na ako ng mga nagaganap. Ganon din po sa mga pagsubok na dumarating sa buong pamilya. Malayo kayo sa mga ganyang pagsubok. At basta i-wish na lahat ng nais ninyo ng todo-todo, ng walang gamit na sana, direct to the point. At pagkatapos po nito mga bossing, hayaan nyo siya na yung pong ating wishes, lagyan nyo ito ng pirma. At hayaan nyo siya na malublog po sa tubig, na hayaan siyang kusan lumubog. Palulubugin niyo po yung ating wishes na mga bossing. Pagkatapos ito mga bossing, kayo po ay mag-wish po muli, paulit-ulit na lahat ng nais po ninyo na nakatingin ka sa araw o kaya sa buwan. I-overnight po natin pagdating po sa usapin ng buwan. Alas 8 ng umaga, kukunin niyo po siya. Parang sa 6:37 hanggang alas 8 rin po ng umaga, kung gusto niyong gawin ito ngayong umaga mga bossing. Tapos, kunin siya ng alas 8 at hayaan niyo siya na ilagay sa ano nyo na lang sa center table. Doon nyo na lang po siya ilagay mga bossing. Hayaan nyo muna siya doon. Sabihin nyo doon sa ano, huwag pakikialamanan at yun ay pampaswerte. Sabihin nyo na lang ganun, huwag nyo na lang ibubuong detalye kung bakit nyo yung ginagawa, para saan, at ano-ano mga materialis ito, ba't nyo ito ginagawa. Huwag nyo pong sasabihin kung ano ba. Sabihin nyo lang, pampaswerte ito, walang gagalaw nito, lagot sa akin kapag may gumalaw nito, yun, para wala na pong gumalaw po niyan. Basta sabihin nyo, pampaswerte, walang gagalaw, wala nang iba pang tanong, tapos, ayan. Ganun pa mga bossing, hayaan nyo lamang po siya doon. Ngayon, pag napansin nyo po na parang yan po ay nagiging madumi na, umuunti na, kunin nyo lahat yung mga, yung papel, yung dahon ng laurel, tapos kunin nyo yan at itapon nyo po sa basurahan. Tapos, ilagay nyo po ito sa lababo yung tubig, itapon nyo po yan, buksan ang inyong gripo, hayaang ito'y makago sa malayo. Pag tingin nyo ay nasa malayo na, saka kumuha ng isang kutsarang suka para ma-stop na ang lahat ng mga kamalasan na nahigo po nito mga bossing. Pagpapatupad po ito sa mga pangarap at ito po hihigupin ang lahat ng mga kamalasan, mga negatibong enerhiya sa loob ng inyong tahanan na siya nagdudulot ng samot-samot na problema mga bossing. Pagkatapos po nito mga bossing, pwede nyong gawin po siya muli mga bossing. Nasa inyo yan kung gusto nyo po muli siyang gawin or iba namang pampaswerte. Matapos nyo po itong gawin mga bossing, i-claim nyo na po ang swerte ha. Proven po yan. Mapapansin ninyo na kung kayo po'y lagi minamalas,
sunod-sunod ang mga pagsubok na pinagdadaanan, marireverse po yan. Ang malas ay magiging swerte. Mababago po ang takbo ng inyong pamumuhay matapos po itong gawin. Basta positive lamang. Huwag ka pong magiging nega, mga bossing. Pag naging nega, walang magandang maidudulot niyan, mga bossing. Kaya huwag niyo rin lalong pangungunahan ang problema, ang paparating ng problema. Kaya instead na maganda ang mangyayari, problema ang mangyayari kasi pinapapangunahan nyo kagad ng problema. Kailangan, mga bossing, kapag problema ang nangyayari, i-reverse nyo ito, gagawin nyo itong swerte. Or kaya yung paparating pa lamang, iisipin nyo mga magaganda at huwag yung pangit, mga bossing. Kasi makapangyarihan ang ating isipan, ganoon din ang ating pandama. Wala naman nagdenay sa atin na pangit ang mangyari. Kaya kumbaga, yung mga magaganda ang lagi nating iisipin at sasabihin, mga bossing. Kaya kung pinaniwala sa magatumang pamamaraan, bukod sa sipag at tiyaga at pananalig sa mahal na Panginoon, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, subukan niyo na po ito. Kaya kung kayo pinaniwala, good luck po sa inyo lahat. Yun lang po, mga bossing. Salamat po.